Hello everyone, this is Grammar Class 101, and yes, today guys, this is our first day of our class for summer, school year 2019-2020, and yes, part of the introduction is I'd like to introduce to you our school, our vision and mission, and the content of our syllabus for Literature 11, the Cine Sociedad. Yes, this is Giovanni, and you are instructor for this mid-year class. So, let's go. So, this is our logo, or school logo. We have our college vision. Guys, ato ang gamiton diri ang language is English. Atong gamiton diri is Bisaya. Ang Bisaya tarong mas masamtan. Atong gamiton is Filipino, because our subject is Filipino. Okay, so what is the college vision? Okay, atong mahibal-an nga our college is turned into a university through Republic App. So, a university of excellence, innovation, and inclusion. Okay, the vision of our college is to elevate knowledge generation, utilization, and distribution. So, i-familiarize na nato ng mga ito ang vision, mission. So, we have to promote inclusive sustainable development through research and extension, based higher quality education, technical vocational skills, responsive to the needs of local and global community. And number three, we have to produce holistic, creative, and inclusive human resource which are responsive and resilient to global challenges while maintaining strong sense of nationhood. So kung makita na to atong mission guys is very broad ang iyang idea, taas ang scope, pero it really starts from the institution itself, the Davao Oriental State College of Science and Technology, or the DORSOC, Davao Oriental State University. So, welcome sa atuang school, welcome sa San Isidro Campus Extension. So, hinumduman ato guys, whenever we step inside in our school, in the four corners of our classroom, you start realizing your dreams. So, diria mo mahimo mga professional, provided nga atuang i-realize po ng atuang mga damgo, sunod sa eskwela, anak man na ito ang routine, maningkamot, being resilient. Okay? So, what's the college core values? Atong i-promote na God-centered and humane ta. I-promote po ta o critical thinking and creativity. Dapat critical thinking tamang hauna. Creative po ta. Okay? Discipline and competence. So, natay, dapat disiplinado ta. Competent po ta. And then commitment and collaboration, committed, we collaborate, pod. No, we're not really solely relying on ourselves in here inside the school. Dapat maging collaborative po sa gawas, okay? Like linkages, partnerships, okay? Resilience and sustainability, and then graduate outcomes, research oriented ta, and innovative. Empowered with sense of professionalism. Ito mga graduate outcomes. Kamu mag-graduate mo, dapat na amuin ani. Ha? ICT enabled ta. Kabulutan mo computer. Atong i-embrace ang technology. Ano na siya. And then, effective communicator ta. Mahita maging istorya. Pahilo na sa to ang mga pang-istorya. And then, endowed with Filipino and universal values. Okay? And then, the program, educational outcomes of your course, since you are all the criminology students, both A and B, so you are expected to foster the values of leadership, integrity, accountability, and responsibility while serving the fellow man, community, and country. So, very broad again. Pero mao mo gyud ni ang ato ang purpose, the leadership,
dili dalin ni siya buhaton pero mag-start ni sa tuang na kaugalingon sa atong nakat-unan atong usang pag-apply sa mga principles, basic principles sa criminology, okay? And then prepare the students for crime prevention law, law enforcement, scientific crime detection and correctional administration. This is your field, guys. So I think you already know this. Okay? Crime prevention, law enforcement, scientific and crime detection. Okay? Ano na siya? And then number three, encourage research and inquiry on the nature, causes, treatment or punishment of criminal behavior and how the criminal justice agencies respond to crime, criminals and victims. So, maudapat na yun yung naibalan sa yung program. And then, okay. Now, what is Literature 11? Mustulod na ito sa ito ang subject. Lit 11. This is Sinistos Siyudad, Pelikulang Panlipunan. Sinistos. Okay? Sa ang description natin ng subject is, ang Sinistos ay kurso sa panitikan na nakatuon sa paglinang sa kasanayan, sa critical na panunood at komparatibong pagsusuri ng mga pelikulang makabuluhan sa konteksto ng Pilipinas. This is very interesting, guys. Tungod kay makarelate trata niya ni tungod kay, again, these are literatures being realized or put into dramatic siya sa pelikula, sa filmmaking. Nagkantag mahibalang mga pelikula ang mga Pinoy, pero ang kasagaran po biya sa ito, ano, it's dili kita fan sa mga Filipino films, no? Dili kita fan niya na, kay ito ang gina-patronize ang other country ng mga Hollywood, niya na, no? Mga American, yung mga nana, no? Hollywood, nilalihan, nagkan kayo ng mga films nga dili kayo na to patronize tong kaugalingon nga film. But in here, yung nga subject is ato ang kutikutihon gamay ang unsa ang naa ni anak na pelikula gamit ang mga lens sa literature criticism o literary criticism. Nganong ingon ana ang dagan sa pelikula? Unsay tema sa pelikula? Justice? Crime ba kaha? Death ba kaha? Nganong nainana ang dagan sa pelikula? Okay? So, sa pamamagitan ng dulog na tematiko themes na inaasahang masasaklaw ng kurso ang mga paksang makabuluhan sa pag-unawa ng kontemporaryong lipunang lokal, national at international. Okay, alinsunod sa pagtanaw sa panitikan bilang transformatibong puwersa. Because literature, guys, is life. Literature is life. What is being reflected on that certain film? Anong naanay ang pelikula? Because mauna, kung gamitan itong lensa sa realismo, tungod mauna atong nakita sa society. Pero probinsyano lang magkaha. Doon na sila yung mga disclaimer draa nga ang mga tauhan dito ay reflected lang, dili wala nag-reflected sa kinatibukan nga realidad. Pero that is a disclaimer only. But embed pa na itong nais. Nahitabo, Bidya. Okay. Ay na siya. So, realismo nga ito ang gamiton nga lensa. Okay? Panitikan. Literature is life itself. Okay. Another is, muna itong time frame. As we go along with the summer class, may paliwanag ang piling teorya sa pagsusuri ng pelikulang panlipunan. So, though daghan kayo mga literary criticisms, but these four, Marxism or Marxismo, Realism or Realismo, Formalism or Formalismo, Feminismo. Okay, Feminism. Daghan kayo mga other literary criticism. Pero kaning upat, mao'y ato ang tanawon, mao'y ato ang gamiton sa pag-analyze sa usa ka film. Tanamog film, atong i-analyze gamit ang lensa or lens sa Marxism.
why is there social conflict? Unsa hinungdanan ang social conflict? Wow, Marxism na din na siya. Marxism na din na siya. Unsa hinungdan? Anong dili equal atong distribution of wealth? Nung naidato, naipubre? Anong dili man pantay ang paghatag sa amelioration program? Anong dili man? Ah, Marxism na itong i-apply niya na. Anong siya duhakbuk motor niya? Kwartahan siya, dikang kutse. Anong ikaw, nagkanggakangga lang ka, nagkabaw-kabaw lang ka niya? Anong inanda kaya? Okay? Gamitan na ito siya o lensa sa Marxism. There is a social conflict. Natay mga ginatawag o mga proletariat. Dika itong mga tao sa tagas. Natay mga middle class. Natay lower class. Ito na siya ang tanawon. Realismo. Itong tanawon din niya is ang film ba, nag-reflect ba sa tinuod na kinabuhi sa tao? Sa tinuod na kinabuhi sa tao inside the society, naabadiha? Kung naay nakita nga gipusil tungod sa drugs, ngano kaya? Okay? Ngano kaya? Ang saka ang posibleng nga mga rason, ngano kaya? Realism, matong taato ang i-apply niya na. Formalism is this is the mother of all literary criticisms. Ingon kag formalismo, ato ang tan-aon dira ang film base sa iyang elemento. Elements. Basic lang. Ang elements niini like that of who are the characters? What's the plot? Okay? Ang plot niya. Ano ang character? Okay? Okay. Plot. The elements. Okay. Feminismo is the rights of the women in that in society. Kung sa una ang babae nara sa ilahang balay, okay, nara sa ilahang balay, niliglang baga at iman sa mga anak, pagkaroon, kumusta sila? Sample, Gabriela, nananay mga anak, mga Gabriela, oh, anong nainana? Because of feminism. Around the world, girls, pero ginana nga, lensa ito ang gamiton. It's not anymore the patriarchal society, but it's more on how women run inside the society. Yun sa sila, ilahang mga rights, okay? Ilahang mga baruganan, prinsipyo. Okay. So, that's time frame natin dyan is week 1 to 5. Kakayanin natin, okay? Week 5 to 10 is objective natin is magamit ang wikang Filipino sa pagsulat na komparatibong pagsusuri ng pelikulang panlipunan. Okay, comparative. Compare nimo this film is compared to this film sa nakita nimo. Ah, kaning film is more on Marxist ang iyang style. Adria is more on feminist ang iyang style. Okay? Kita nato na dito. So, karakterisasyon, mga tauhan, elemento man yan. Banghay o yung plot, yung sinabi ko. So, cinematografiya, the cinematography, siya ang mga gigamit na mga transitions. Yan ang mga style sa tricks, camera, cinematography. Panlipunang nilalaman, social content ng pelikula. This is more Marxist na siya. Okay? Natuwa siyang i-compare diri sa karakterisasyon, sa plot, cinematography, atong i-analyze, and then sa social content sa pelikula. Okay? And then, time frame, week 11 to 14, ating maipaliwanag ang feeling theory ang pagsusuri ng pelikulang panlipunan. Okay, mga pelikula hinggil sa isyong pangkasarian, gender, no? Migrasyon at diaspora. Diaspora, guys, is, yes, migration. Sample, taga-bato-bato ko, taga-driko, dito ako lumaki. Tapos, lumipat kami ng ibang bansa. Displacement yan. Displacement. Napabakay kamingaw sa imong lugar? Wa na. Anong naay kamingaw ni mong diaspora? Migration. Okay? Pelikulang hinggil sa isyong pampamilya, panrelasyon. Ganun-ganin. Mga ay-ay de las alas. Tapos, mga kukumartin naman ni nani. Then, panrelasyon at pampag-ibig. Okay? Pag-ibig. This is the universal theme.
why we cry, why we laugh, we smile because of love. Mauna ang pelikula kung walay gugma, luwag, walay lami, dapat na siya'y gugma. Nandiyan siya'y love na theme embedded. Kung wala na sa film is di mayo ang film. So, pelikulang hinggil sa pamilya, yes, pelikulang hinggil sa isyong pangkultura. It's more on culture. Butang baka mga tribe baka draa, mga tribes. Okay? Pelikulang, yes, time frame 15 to 18 is makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipan, hinggil sa kabuluhan ng asalipunan ng mga paksang pelikula. Okay? So, ating tingnan dito is pelikulang hinggil sa kalikasan, pelikulang hinggil sa teknolohiya, modernisasyon, at iba pa. And then, pelikulang hinggil sa ekonomiya, pungkol na ba ya? Ang ating ekonomiya ngayon is pungkol na, crippled because of this pandemic. So, maybe the government has to let people out. Pero that is a balance between health and economy. Kaya nga si Duterte is kailangan niyang ibalanse kung saan, ano ang aking pipiliin. Palalabasin ang mga tao para ma-boost ang economy o panatilihin inside the house para sa ating health. Dili lalim. Okay? Dili lalim. Pelikulang hinggil ekonomiya, politika at kasaysayan. Yaon ang mga film natin titingnan. 19 to 20, matukoy ang mga pelikulang panlipunan na makabuluhan sa kontekstong Pilipino. So, pelikulang hinggil sa teknolohiya again, modernisasyon at iba pa. Then, pelikulang hinggil sa ekonomiya, politika at kasaysayan. So, atuang diri guys is atua siyang idig dito gamay dili ta masaag niini kay tungod do natay lens na gamiton natay film natay lens atong i-compare yes creatively or critical thinking atong gamiton okay ano dinana siya. So guys, I think this is the part of my introduction for our first day. Keep safe and never let our learning become stagnant. Maningkamot ta parehat na naningkamot. Okay, so if you have question, just comment below or in our group chat. So I think that is all for today. Thank you and mabuhay. See you in my next upload.